Kumusta kayo dito, Ate Mara, nung malakas ang bagyo? Oh, Diyos ko. Hindi mo aakalain na mayroon isang magandang bata na nakatira dito. Kumusta ka ba nung bumabagyo? Eh, paano pag halimbawang nanganak ka na? Paano? Halimbawa, paano sinong maghanap buhay? Siyempre, mag-aalaga ka ng bata. Paano nga ba nakakaraos si Ate Mara at si Baby Margie sa ganitong kalagayan? At paano na lang siya gayong malapit na siyang manganak, subalit wala siyang katuwang? So yan, good morning po sa inyong lahat mga ka-idol ko. Ayun si Ate Mara at si Baby Margie mga ka-idol ko. Ayan sila, nagtitinda sila ng kandila. Hello Ate Mara! Ali kayo! Ayan sila mga ka-idol ko. Ali kayo. Sakay na kayo dito Ate Mara. Hello. Ayan. Bumibili ako sa ako noon nung oh, okay sige. Ayan. Pasok kayo, pasok. Hello. Good morning. Good morning. Ate Margie, kumusta ka? Kumusta raw? Akarating lang namin eh. Oh. Ito sa lisi, nabila ko sa ayan, ako. Ayan mga kadyo ko, kitang-kita niyo talaga yung kagandahan ng batang ito. Alam mo, marami nagsasabi na kamukha mo yung anak ni Marian Rivera. Tingin ka dito, baby. Tingin ka daw. Galing na ako dito kanina. Oh, sabi nga nila. Na hinahanap ko kayo nabili dito. Nabili ko ako ng sakot. Tapos pumunta ako sa bahay ninyo, wala kayo. Saan ba kayo galing? Bumili sa ako, lalagay ng basura namin doon. Ah, okay. Sige, mga kayo ko, papunta na tayo sa bahay nila Ate Marat. Sige, baba na kayo, baby. Ayan mga kadal ko, sinundo natin sila sa simbahan. Halika kayo. Lapa. Meron, may puno. May puno. Mauna kayo Ate Mara. So ayan mga kadal ko, pasok tayo sa kanilang bahay. Eto. Ayan, grabe. Tuluan mga ka-idol. Saan ba yung kwarto niyo, Ate Mara? Naglinis kayo kanina? Ay! Kaninang hinahanap ko po kayo, kumuha kayo ng sako. Ay, bumili ka ng sako para isako yung mga basura niyo. So, ayan mga ka-idol ko yung kalagayan nila, Ate Mara. At ito si Baby, oh. Napakagandang bata. Dito siya nakatira. Ayan, silipin nga natin yung kwarto, Ate Mara. Wala kayong ilaw dyan? Uy, may dalawa kayong alagang pusa, oh. Oh. Grabe, oh. Katabi mo yan, bibing pusa, pag natutulog ikaw. Yan mga ka-idol ko. Ayan si Ate Mara, naglilipit siya ng mga basura. Oh, kasi Ate Mara, baka kayo yung makagat ng dengue rito. Diyos ko. Grabe, oh. Kumusta kayo dito, Ate Mara, nung malakas ang bagyo? Basang-basa ako, eh. Ha? Pati si Bebe, basa ka rin, Bebe? Pinalagyan ko naman ng lona, eh. Wala na pa rin. Tutulo. Grabe naman. Ibig sabihin na, Ate Mara, nung kalagitnaan ng ulan ng bagyo ng gabi, basang-basa kayo? Pero paano yun, nakahiga pa rin kayo dyan? Doon kami. Sa ang gilid? Doon sa pinakadulo? So ayan mga ka-idol kong ito po yung kanilang munting tirahan, munting tulugan. Ayan mga ka-idol kong makikita nyo, butas-butas ang bubong. Oh Diyos ko. Hindi mo aakalain na mayroon isang magandang bata na nakatira dito. Ayan, kumusta ka at Baby Margie? Ha? Okay ka lang? Anong grade ka na? Grade 3. Oh ayan mga ka-idol ko, kita nyo naman oh. Ayosin mo nga yung buhok mo Baby oh. Oh, hindi pa yan mga ka-idol ko nag-aayos. O hindi pa nag-aayos yung batang yan, oh. Kaya mag-aral kang mabuti, ha? Baby, ha? Malayo ang mararating mo. Napakaganda mong bata. So, ayan mga ka-idol ko. Nag-ano si Ate Mara. Ate Mara, di ba mga nganak na po kayo? Kailan po ba kayo mga nganak? This November. November? Eh, kumusta naman? Mayroon ka bang check-up? Naman. Saan ba kayo mga nganak? Pero pwede rin kayo mga anak sa center kasi pag normal lang.
Ah, okay. Ayan mga ka-idol, oh. Grabe. Talagang tuloy lang ang buhay. At yun nga mga ka-idol ko, sila yung naitampok natin na ang gandang, ang title po ng vlog nila ay Ang Gandang Bata Basta na lang Iniwan ng Kanyang Ama. So, ayan po, si Ate Mara ay pilit na lumalaban sa hamon ng buhay at pilit niyang itinataguyod yung kanyang anak. At yun na nga, muli si Ate Mara ang na-inlove ulit. Ano Ate Mara? At ayan na nga, nabuntis siya. Kaya lang mga ka-idol ko, muli na naman siyang iniwanan. Di ba nagpaparamdam Ate Mara yung ano niya? Madalang. Pero anong sabi niya kung sakali may pantulong siya sa inyong pagnanganak? Ganon? Grabe naman. Ay, ano ba ang trabaho niya? Ay, nagtitinda siya ng balot. Tama yan Ate Mara, nalinisin mo kasi may lamok. Kawawa naman si Bibi Margie kung sakaling baka kayo makagat ng lamok rito. Nandinggi. Pumunta nga ako dito kanina pero sa labas lang ako. Sige, ligpitin mo lang yan. Nakabenta na kay Bebe doon? Wala pa kayo nabibenta? Wala, karating ko lang doon. Grabe. Masa ka ba Bebe Margie nung ano, nung ulan? Kumusta ka ba nung bumabagyo? Okay ka lang. Nabasa ba kayo talaga ni Mama? Nabasa? Ano mga ka-idol ko, kaamo ng mukha ng batang ito. Oh. Napapanood mo ba yung video mo sa TikTok? Road to 500,000 views yung videos mo sa TikTok. Ang daming umahang sa kagandahan mo. Ang sabi nila ay kamukha mo raw yung anak ni Ding Dong Dantes. Kilala mo ba yon? Nakikita mo yon? Naniniwala ka ba sa sinasabi nila na nakamukha mo siya? Apir! Mga idol ko, ang gandang bata. Mag-aaral kang mabuti, ha? Ha? Kasi malayo yung mararating mo, ha? Basta pag may kailangan ka sa akin, huwag kang mahiyang magsabi, ha? Pag nakikita mo ako sa school, di mo ako pinapansin, eh. Basta gusto kitang lapitan, eh. Gusto kitang i-vlog pag naka-uniform ka para makikita ka ng mga tagahanga mo, mga taga-suporta mo na nag-aaral ka pala. Pag minsan nakita kita, bu-vlog kita, ha? Para makita kanila na nag-aaral ka. Kasi marami nagtatanong sa'yo, sabi nila sa comment kung nag-aaral ka ba raw. Oh, ang daming ang gusto magsabi, aampunin ka raw. Papayag ka ba? Ayaw mo? Kay Mama lang talaga ikaw? Okay. Oh, mga ka-idol ko, ilang taong ka na nga? Bibi? Eight years old. Oh. Napaka ano niya mga ka-idol ko magsalita. Nabibira siya magsalita pagka nagbablog ako mga ka-idol ko. Siya po si Baby Margie mga ka-idol ko. Kamukha ng anak ni Ma'am Marian Rivera at ni Mr. Ding Dong Dantes. Di mo akalain na dito sila nakatira sa ganitong sitwasyon. So Ate Mara, naparito ako kasi mayroon ako sa inyong ibibigay na munting tulong. Ano ba yung baby mo? Nakita sa ultrasound, girl. So ayan, saktong-sakto Ate Mara, mayroon akong dalang isang bag na damit para sa pambatang babae. Kasi may nag-sponsor sa akin noon from Quezon City. So sa inyo ko na ibibigay. Ha? Kunin ko lang sa sasakyan, ha? Okay. Sandali lang, ha? Sandali lang, Baby Margie, ha? Ayan, makakaedal ko. Ayan, lagay ko. Saan ba pwedeng... Grabe mga kaedal ko, wala tayong mapagpatungan dito sa kanila kasi... Puro basa. Puro basa. Yung part. Ayan, doon na lang. Eto. Oh. Ayan, dito mga ka-idol natin, patong. Eto. Alika dito, Ate Mara. Eto. Alika dito, Ate Mara. Grabe yung putik mga ka-idol ko. Ayan, pagkatapos ng bagyo. Oh. Ate Mara, alika. Eto. Tingnan mo to. Eto ay mga may nag-sponsor sa akin yung from Quezon City. Gamit pambata, pambabae. Ayan. Ano yan? May mga... Eto, mayroong mga pangsuot, ha? Pambabae... Hindi ko na kasi maalala kung anong pangalan nun. Eto, pag medyo lumalaki na yung anak mo, mayroon pa dyan mga ganyan, oh. Ha? Tapos, eto, may mga pinili ako ditong damit at pantalon na pwede sa yung kumasya, ha? Dito, di ko alam kung nandito yung stop to, eh. Open mo nga, meron yata dito. Hindi ko lang sure. Wala dito.
Yun nga kung stop din ibibigay kay Bibi yung kulay brown. Ayan. Siguro na A1. Tapos, eto, Ate Mara, oh. Mayroon ako sa inyo yung bibigay na konting cash. Ha? Pagdamutan nyo ito, ha? Magkano bang kita mo dun sa pagtinda? Pag araw-araw? 200, 300. So, ito, Ate Mara, konti lang ito, ha? Pero ako naman ay laging nandyan. Kapag sa tuwing ako ay magkakaroon ng sahod, lagi ko kayong pupuntahan, ha? At babahagihan ko kayo. O ito, 500. Ang sayo na, baby. Okay. Matagal pa ba yung pasok niya? Kailan pa ba ang pasok? Mga ilang araw pa yung ano niya? November 2 pa. Grabe, mga ka-idol ko. Yung sitwasyon nila, Ate Mara, dito. Ilang ano na yan, Ate Mara? Anong grade na yan? Grade 3. So ayun, Ate Mara, mayroon na kayong bigas dyan. Tapos kung sakali, bumili ka na lang ng... Nagluluto pa ba kayo ng pagkain? Nabili lang. So paano yung bigas? Nabili ka rin ng uling. Kasi para kung sakali man, anbawa, hindi kayo makalabas malakas ang ulan, mayroon kayong masasaing. Kaunti lang yan, Ate Mara, pero sana nakatulong ako sa inyo ngayon, ha? Huwag kayong mag-alala kasi medyo paganda na yung views ko. Kapag mas lalong gumanda yung revenue ko, mas marami ako sa inyong maitutulong. Basta, Ate Mara, yung sinasabi ko sa inyo na huwag nyo nang pansinin yung, halimbawa, may mga kaunting problema, huwag nyo nang palakihin, huwag nang makipagburdahan dyan. Kasi kayo, maraming nagmamahal sa inyo. Napapanood kayo sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, pati sa ibang bansa. Katulad ng mga viewers ko, maraming nagmamahal kay Baby Margie. Kung mababasa mo lang yung mga comment sa TikTok ko, ang daming gusto sa kanyang, ako na lang mag-aalaga, ang gandang bata. Kamuka ni, ano, ni Bisaya, anak ni Marian Rivera, oh. Diba? Kaya, Ate Mara, ako ipapayo ko sa iyo, eh. Yung mga bagay-bagay na pwede naman nating iwasan na huwag nang magkabardagulan. Diba? Magkamurahan, magkasagutan, iwasan mo na yun. Kasi, mas pinagpapala, Ate Mara, yung, ano, yung umiiwas sa gulo. Ha? At saka yung mga dinadown, ito lang marami nagme-message sa akin. Kaya lang ako, binibigyan ko ng pansin yung ganitong sitwasyon. Ha? Ano, Baby Margie? Pakita mo nga yung dimple mo, konti lang, dali. Pag na ganun siya, mga kadal ko, nangiti, oh. Hindi ko malang umingiti, kanina pa eh. Isang ngiti, Baby Margie. Okay. Ayan, naalis na ni... Ate Mara, mga kaadol ko, yung basura sa tapat ng pintuan niya. Grabe talaga, mga kaadol ko. Sigurado nung malakas ang bagyo, Ate Mara, piyasan talaga dito sa loob niya. Matulog po kami dito. Eh, paano, Ate Mara, yung ano mo? Yung mga damit nyo na susuotin pa? Babasa. Babasa din. Huwag kayong mag-alala, Ate Mara. Baka itong next revenue ko maganda. Ma-provide natin yan. Pero kung sakaling papaayos tong bahay mo dito, ano yun? Eh baka naman pag pinaayos mo to, bigla kayong paalisin dito. Kasi ang alam ko, mga kalil ko, hindi ito sa kanila. Hindi ba ito sa inyo? Pero kung sakaling bibigyan kayo ng isang kwarto, ganyan, okay sa inyo? Pero sa pag-ano mo, sa pagganyan mo dyan, sa ano, Ate Mara, sa pagtitinda mo ng kandila, hindi mo kayang umupa ng mga 1.5. Ate Mara, paano pag halimbawang nanganak ka na? Paano? Halimbawa, paano sinong maghanap buhay? Siyempre, mag-aalaga ka ng bata. Naipon? Ayun. Isang buwan lang ako magpapahinga. Isang buwan ka lang magpapahinga, tapos maghanap buhay ka na uli. Grabe mo nga ka. Ang talaga eh. Kasi wala kang mister, wala kang katuwang. Tumatay yung malayibo ko, mga ka-idol ko. Kasi sa totoo lang, mga ka-idol ko, nakikita ko rin yung pakikipaglaban ni Ate Mara sa kahirapan. Kung paano niya itaguyod yung kanyang nag-iisang anak. Kahit may mga kwento-kwento, mga ka-idol ko, na ibang mga kwento. Pero hindi ko inuusgan si Ate Mara, mga ka-idol ko, kasi lahat naman tayo may iba't ibang kwento. Sana, mga ka-idol ko, mas marami pang makatulong kila Ate Mara.
At sana rin mga kaidol ko, pakipanood nyo yung videos natin at pakishare, pakimore share po. Para pag nabalikan natin si Ate Mara ay mas malaki yung maitulong ko sa kanila. Okay? Ate Mara ha? Smile! Sakay na kay Bibi! So ayun mga kaidol ko, ihatid ko ulit sila doon sa simbahan at magtitinda ulit sila ng kandila. Ayan, sakay na. Tabi ka dito sa akin. Yun. Ano ba yun Ate Mara? Baon nyo? Baong ulam. At saka kandila. Ayan mga kaidol ko, meron silang baong ulam at saka yung paninda nilang kandila. Maraming salamat po sa tumulong. Mm-hmm. Sa mga tumulong dyan po. Mm-hmm. Alam ko maraming pagkakay matulungan dyan. Mm-hmm. Okay. Bibi Margie, bye-bye Bibi Margie. Thank you po. Oh, sige. Bye-bye. Bye-bye. Okay. Bibi Margie, bye-bye. Bye-bye. Ayan, mga kaidol ko, magtitinda na sila. Bye-bye. Magtitinda na sila ng kandila. Bye-bye.